ako sa mga buyer at seller naman ha ng second hand na sasakyan. Abay, may paalala po ang Land Transportation Office. Sa ilalim ng LTO order noong August 30, pwede kayong pagmultahin ng hanggang 40,000 pesos kapag bigong i-report na ibinenta at ma-transfer ang vehicle registration sa loob ng ilang araw ng actual sale. Para sa dagdag na detalye, magkakausap natin si Attorney Greg Bua, ang Executive Director ng LTO. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Attorney, para po sa kaalaman ng publiko, ano ba yung proseso sa pag-report po ng sale at pag-transfer ng vehicle registration ng second-hand na sasakyan? Opo. Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na aming to clarify yung aming administrative order number 2024-046. Una po, ang nakasaad po dito, kailangan po for every sale, donation, or any transfer of a motor vehicle, the seller should report the same to LTO within 5 days from the date of notary or date of actual turnover of the unit, whichever comes first. Yun po ay obligasyon po ng seller. Pangalawa naman po, yung pong actual po na pag-process na po ng pag-transfer ng sasakyan. Yung buyer naman po dito, binibigyan po natin siya ng 20 working days within which to cause the transfer of the vehicle subject of the deed of sale. In case of failure po to do the first obligation on the part of the seller, which is to report, yung penalty po na nakasaad po dito sa ating AO is 20,000 pesos. And in case naman po na by report and then wala naman pong transfer within 20 working days, yung buyer naman po maiimposan naman po ng 20,000. So kung both po hindi po nagawa, doon lang po papasok po yung 40,000, Ma'am Cheryl. Attorney, ito po ay bago lamang. Sa tama po ba, kailan po ba ito kailan po nagsimula yung ganitong order? Sorry. August 30. August 30 po ito na ilabas, Ma'am Cheryl. Okay. Ang effectivity po nito is 15 days from publication. So nag-take effect September, po ito noong September 16 po. September 2024. 16. Okay. Clarin lamang po, paano po yung mga matagal na, kunwari last year pa, 2 years ago. Kasi di ba, attorney, hindi lahat agad-agad eh. Sometimes they make time, they take their time, or minsan, nangyayari lang pag may bumili na ulit bago, tsaka na lang nangyayari yon. Hindi actually na ililipat sa bagong bumili. Paano po yon? Opo. Yan po yung talagang gusto nating iwasan na mangyari. Kaya po doon po sa ating administrative order, meron po tayong transitory provision na yung mga nagbenta po bago po nag-take effect itong administrative order nito, meron pong 5 days from effectivity of the AO to report any sale or transfer, and then 20 days from the effectivity of AO to cause the transfer po nung sasakyan na subject of a sale. Okay. So, kung hindi pa rin nangyayari yan, meron na silang multa ngayon pa lang kasi it's already October. October 20 na. Wala na. 21 po. Yes po. Yes po, Ma'am Cheryl. Pero amin po ngayon pinag-aaralan na palawigin po, or we extend the period of compliance on the part of those nakabili po ng sasakyan before the effectivity of the administrative order. Mm-hmm. Kung titingnan po itong transfer of ownership, attorney, iba't ibang government agencies yung dapat puntahan para makompleto yung requirements. Sapat na ho kaya Apo. Talaga yung 20 days dito? Lalo na kung may trabaho yung ano, yung nakabili, pumapasok. Opo, Ma'am Cheryl, ang nakalagay naman po dito ay 20 working days. Nakaparehas po ito sa requirement po ng anti-new carnapping law. 20 working days naman po ito. So kung titignan nyo po sa isang linggo, meron siyang basically 20
30 days, halos 30 days po yan kung 20 working days po. And mabilis na ang kailangan po dito, mayroon po siyang HPG clearance sa Highway Patrol Group. Meron naman po tayong pinasok na MOA with HPG kung saan po mapapabilis po ang pag-issue ng mga clearance para po magamit naman po sa pag-transfer sa LTO. Bukod sa multa, ano pa ang pwedeng kaharapin ng mga buyer at seller na bigong mag-report at transfer po ng ownership, Attorney Pua? Bukod po doon sa 20,000 na penalty, meron din po kasi tayong ini-impose na matagal na penalty po in case na hindi mo i-transfer kapag ka nagpa-transfer ka. Pero maliit lang po ito, nasa less than 100 po ito. Dahil ang cost lang po ng transfer is only 150 pesos po para i-transfer po ang isang sasakyan sa LTO. Kadalasan po, deed of sale lang, kontento na yung mga new owner po ano ng second-hand cars. Bakit importante na makapag-transfer ng vehicle registration, sir? Opo, importante po ito, lalong-lalo na po sa mga nagbenta. That's why we are encouraging all the sellers po to report po kung meron na ibenta nyo na po yung sasakyan nyo and to cost the transfer. Kasi po, under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Siyempre, pero mapapatunayan mo naman po yan na naibenta mo na yung sasakyan. Pero yung abala po na maisama ka sa isang demanda po sa in case of accident, malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Siguro po, paalala muli sa ating mga manunood. Opo. Nakikiusap po kami yung mga nagbenta po ng sasakyan. It is important for us to reflect the true owner of a vehicles. Para rin po ito sa protection ninyo. Dahil katulad po ng aking nasabi, pwede po kayong maging liable po in case po na yung sasakyang ibinenta ninyo ay nakapangalan pa sa inyo at na-involved naman po sa aksidente. On the part naman po ng mga buyers po, it is important po na dapat yung ORCR ng sasakyan po ninyo ay mailipat po sa inyong pangalan. Meron din po kasing mga kaso, Ms. Ma'am Cheryl, na binibigay sa buyer. Meron lang pong certification, wala pa nga pong deed of sale. Kapag ito po ay nahuli at na-impound, mahihirapan po silang ilabas po sa amin yan dahil kailangan po nilang patunayan ang kanilang pagmamay-ari po ng sasakyan. Maraming pong salamat, LTO Executive Director, Attorney Greg Pua.